Kumusta mga ka-birdie? Ngayon, pag-usapan natin anong kadalasan sakit na may kita sa ibon natin. Pati ano na rin mga gamot. So guys, ito yung mga sakit na para sa akin lang ha. Kasi tutusin maraming sakit talaga yung mga ibon eh. So ito yung mga sa akin, one eye cold, pagtatae, scalymites, pati yung spawn. Sama na rin natin yung egg binding. So una, one eye cold, ito yung pamamaga ng mata ng ibon. So ito yung namumula, tapos makikita nyo na ano, yung parang lumuluha, parang sore eyes. So ito, nakukuha daw ito sa ano, sabi sa panahon, sabi sa lamig. Pero yung akin kasi dati, yung African ko, ano, summer yun eh, nung nagkaroon siya ng yung pamamaga ng mga. So sa akin, siguro dahilan yun yung ano, infection. Siguro sa pagkakamot, o yung parang kinikis-kis nila yung mukha nila sa ano, sa perch, tsaka sa cage, sa bar. Siguro ganun. Ang ginamit kong gamot doon, ano eh, topramycin. Gamot siya sa sore eyes pero pwede na sa ibon. Ang ginagawa ko doon, ano, tuwing umaga, isang patak lang sa mata. Tapos yung iba, twice a day, umaga, hapon, tagi isang patak yun. Pero ako kasi, ano, umaga lang. Kasi ayaw ko ma-stress yung ibon eh. Tsaka pag mayroon palang ganitong sakit, kailangan ihiwalay nyo sa ano, sa ibang cage kasi nakakahawa din to. Pati meron ding isa pang gamot, yung cure gold, yung pangkalapate. Yun, pwede rin yun pero hindi ko pa nasusubukan yun eh. Ano ata yun eh, tablet, tapos ihalo sa tubig. Kaya para sa akin yung isa, yung topramycin, kasi pinapatak lang sa mata. So yun. Tapos ang sunod, yung ano, scalymites. Ito yung ano eh, yung makikita nyo na sa paa o kaya sa ilong niya, sa tuka. Yung parang may namumuo ng kulay brown. Yun. So kailangan tanggalin yun. So ang ano ko dyan, ano, ang gamot, pinanggamot ko lang dyan, ano, petroleum jelly o kaya yung ano, kachalis. Bibili lang yan sa ano, butika. Mura lang yon. So, pwede na yon guys. Pahit nyo lang sa paa kung nasan yung scalymites nila. Sa tuka. Okay lang yon. Yung scalymites pala, nakukuha yan sa ano. Pag yung madumi yung ano, yung cage. Hindi nalilinis. Pati yung perch. Yan, yung may mga etchas-etchas na. Kailangan linisin nyo yan. Para hindi magkaroon ng scalymites. Susunod yung ano, pagtatae. Yan, isa rin sa common yan. Kaya sila nagtatae minsan sa kinakain. So, kung nakita nyo na parang mamasa-masa yung petan nila. Kung ano yung pinapakain nyo, halimbawa gulay. So, itigil nyo muna. Antayin nyo muna na mawala. Kaya kung ganun pa rin talaga, ang gamot ko lang ito, aproxetil. Yan, mabibili lang yan sa ano, poultry shop. Mura lang to, 20 lang. Pwede na to. Tapos ganun din guys, ano, pag nakita nyo nagtatay yung ibon nyo, tapos malala na, eh, kailangan ihiwalay nyo yan sa kulungan. Kasi isa rin yan nakakahawa, baka maano rin yung mga ibang ibon nyo na kasama nyo. Sunod yung spawn. Sipon. Cold. Yung pag nakikita nyo na bumabahing, tapos yung sinasabit nila yung tuka nila sa ano, sa cage bar. Yan. Kasi nahihirapan silang huminga. So, tapos tingnan nyo yung ilong kung mayroong ano, may basa-basa. So yun yung may spawn na siya. So ang gamot ko dyan, ito pa rin,
aproxetil. Yan. So ginamit ko yan. One day lang. Okay na. Kasunod yung egg binding. Ano ba yung egg binding? Yan yung yung itlog nila. Yung sa mga hen lang to ha. Itlog na nai-stuck dun sa loob. Hindi makalabas. So, ang dyan, ang treatment talaga, wala eh. So, kung yun na, alam nyo na namamaga yung petan, tapos, nandun lang, tapos parang nahihirapan na yung ibon, nahihina na. Kung kaya nyo ipalabas yung itlog, na pinipisil lang yun eh. So, ako kasi hindi ko pa nagawa yun, pero yung iba nakita ko na pinapalabas nila yung itlog. Pero delikado rin kasi pag nabasag yung itlog sa loob, dedo na yung ibon nyo. So, ang solution dyan, kung alam nyo na mag-breed kayo, kailangan kompleto na. May cattle bone, mineral block, vitamins, yan, kompleto na para sa mga breeder. Tapos guys, madali lang naman malaman na na may sakit ng ibon kasi nakikita nyo naman na humihiwalay sa mga ibang ibon na sa isang tabi lang. Tapos yung feathers niya na naka-floppy. Yung senyalis na rin yun. Tingnan-tingnan nyo. Kung palaging ganun, hindi sabihin na sakit. So yun guys, basta ang payo ko lang sa inyo, laging malinis yung cage, yung poop tray. Once a week, yan, kailangan palitan. Pati yung paligid ng cage. Yan, kailangan malinis din. Tapos kung kaya nyong isprehan ng washout, yan, once a month. Kung may video ko nyon, panoorin nyo. Lagay ko lang sa description ko yung link. Pati pala yung yung tubig, everyday, palit. Huwag kayong mag-iiwan ng tubig ng 2 days o Basta everyday siya. Palitan yung tubig. So guys, dito na lang. Sana may natutunan ulit kayo. So okay na. Pabush. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.